Sa mga balitang mayroong pag-asa, kauna-unahang preach seminar na isinagawa sa Northeast Luzon Mission at pinangunahan ng North Philippine Union Conference, dinaluhan ng 38 mga pastor mula sa iba't ibang religious denomination. 7 distrito sa teritoryo ng Northeast Luzon Mission nagtipon para sa pagpapalakas at ikauunlad ng Adventist World Radio Ministry. Pagbisita ng Southern Asia Pacific Division Education Department sa Palawan Adventist Academy, nagbigay saya at bumuhay sa pangarap ng paaralan na maging kolehiyo. Southern Luzon Mission Preacher's Kids nangaral at naglingkod sa pagsasagawa ng Voice of Youth sa Matnog, Sorsogon. Teams and volunteers sa Southern Luzon Mission sumailalim sa Adventist Media Ministry Training na pinangunahan ng North Philippine Conference Communication Department, Hope Channel Philippines, at Adventist World Radio Manila. Communication Sabbath Fellowship, idinaos ng Eastern Laguna District. Integrated Evangelism Lifestyle o IEL Care Group Ministry ng Lutukan Seventh-day Adventist Church nagpapatuloy sa Barangay Gisgis sa Riyaya, Quezon. I Will Go With My Church Orientation, nagbigay ng dagdag at panibagong sigla sa pananampalataya at paglilingkod ng Adventist leaders and members sa Cavite Mission. Spiritual Emphasis Week, idinaos ng Central Luzon Conference Area 10 sa Signal Rooftop Seventh-day Adventist Church. Mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference, ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming maghahatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Conference sa Luzon. Sa kauna-unahang pagkakataon ay idinaos sa Northeast Luzon Mission ang preach seminar sa pangunguna at suporta ng North Philippine Conference Ministerial Association. Ang nasabing seminar ay dinaluhan ng 38 pastor mula sa iba't ibang religious denomination sa mga probinsya ng Cagayan at Isabela, kabilang ang Church of God, Bethel Baptist, Wesleyan at iba pa. Alamin ang layunin at kahalagaan ng nasabing seminar sa balitang hatid ni AJ Ines. Ginanap ng North Philippine Union Conference Ministerial Association ang kauna-unahang preach seminar sa Northeast Luzon Mission noong September 12, 2022 na dinaluhan ng 38 mga pastor mula sa iba't ibang denominasyon. Ang PREACH o Preach ay isang ministeryong nangangahulugang project for reaching every active clergy home. Ito ay programang naglalayong makapag-umpisa ng pagkakaibigan ng mga Adventistang pastor at mga pastor sa ibang denominasyon. Ang preach seminar na ito ay para mapaglingkuran natin yung mga pastor sa ibang denomination at para makaibigan natin sila. Kaya ito ay pagsisimula ng magandang ugnayan natin sa kanila. Makita nila kung ano yung mga programa natin na ginagawa. Ito ay magbibigay sa kanila ng tamang pag-unawa kung sino talaga ang mga Seventh-day Adventist. Ang mga pastor na tumugon sa imbitasyon mula sa Ministerial Secretary ng Northeast Luzon Mission ay galing sa Wesleyan, Church of Christ, Baptist, Angkor Hall Christian Fellowship, Philippine Bethel Church, World Mission Pentecostal, Bless the National Fellowship, Bethany Fellowship sa mga probinsya ng Cagayan at Isabela. Ang maghapong seminar ay may temang A Mind Like His, nakipanalooban ng mga topikong binahagi ni na Pastor Joe Orbe Jr., Mrs. R.D. Diaz, Dr. Joseph Felda Calera, Mrs. Delba De Chavez, Dr. Jadaza Hintay, at Pastor Marvin Diaz. Naging masaya at makabuluhan ang pagpupulong na ito dahil sa maganda na paghahandang ginawa ng grupo ng mga manggagawa ng Northeast Luzon Mission sa pamumuno ni Pastor Moises Len, Ministerial Secretary. Napakagandang tanawin ang taos-pusong pakikisamang ipinamalas ng mga pastor sa isa't isa.
Yung mga nalaman ko, of course, narinig ko na rin dati yan, but the presentation is just very different. What a passionate calling for this life that we have being a pastor. Maraming salamat. Kakaiba ho yung experience. I really appreciate because he considered me na makadalo dito. And thank you so much. Ang mga dumalo ay tumanggap ng certificate at regalo. Naging matagumpay ang programa dahil sa magandang bilang ng mga dumalo at ang kanilang mga tugon. I love peace! Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, AJ Ines nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Idinaos ng Northeast Luzon Mission ang kauna-unahang Inter-District Adventist World Radio Fellowship sa simbahan ng Adventist Hospital Santiago City, Isabela. Noong Sabado, September 10, ang pagtitipon ay dinaluhan ng 7 distrito sa layuning isulong at palakasin ang ministeryo sa radyo sa palibot ng NELM territory. Nagbabalita si Solomon Cadiz. Sa layuning mas ipakilala ang ministeryo ng Iglesia sa pamamagitan ng radyo at upang mapalakas ang suporta nila sa gawaing pagpapahimpapawid ng magandang pamalita, ginanap ang Inter-District AWR Fellowship ng 7 distrito na nakapalibot sa punong tanggapan ng Northeast Luzon Mission sa Iglesia ng Adventist Hospital Santiago City noong September 10, 2022. Matatandaang noong huling linggo ng buwan ng Hulyo, taong kasalukuyan ay ginanap ang inaugurasyon ng dalawang istasyon ng Adventist World Radio sa Cagayan Valley. Ang isa ay sa Tuguegarao City, samantalang ang isa ay sa punong tanggapan ng Northeast Luzon Mission. Ang mga ito ay ang panlimang istasyon ng AWR sa Rion. Naging panauhing tagapagsalita si Pastor Rosler Zamora, manggagawa ng AWR sa Asia Pacific Region. Hinikayat niya ang halos 500 mga kaanib ng iglesia na dumalo na makisangkot sa gawain at gamitin at suportahan ang AWR. Naging mas at makabuluhan ang fellowship dahil sa binyagang naganap ng dalawang kabataang nahikayat sa pamamagitan ng radio ministry. Nagsilbi ring tagapagsalita si Pastor Zamora sa isang lektura tungkol sa AWR broadcasting sa mga manggagawa ng Northeast Luzon Mission. Umuwing may desisyong makisangkot sa gawain ng ministeryo sa radyo ang mga kapatid. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, Solomon Cadiz nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Nagbigay ng saya at pag-asa sa Palawan Adventist Academy ang pagbisita ng Southern Asia Pacific Division Education Department para sa panukalang maging college na ang naturang academy. Taong 1995 pa noong magpasimula ang pangarap ng pamunuan ng paaralan na sila ay maging kolehiyo. At ngayon matapos ang mahabang panahon ay nagkaroon ng panibagong pag-asa ang kanilang matagal nang inaasam. Ang masaya at magandang balita hatid ni Nobelet Escarcha. Taong 1995 nang simulang mangarap ang mga naunang leader ng Palawan Adventist Academy na ito ay maging isang ganap na kolehiyo. Subalit, nagdaan na ang dalawang dekada at kalahati at tila baga nalimutan na ang pangarap na ito, lalo na nang sumapit ang pandemya. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay dumalaw ang Panguluhan ng Edukasyon mula sa Southern Asia Pacific Division sa katauhan ni Dr. Bienvenido Mergal at Dr. Brian Zamendap nito lamang huling linggo ng Agosto. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng mataas na moral sa mga manggagawang guro at kasiyahan sa mga estudyante ng Palawan Adventist Academy. We are very grateful that we are here in Palawan Adventist Academy and we are here to assist our teachers and our administrators on how they will be able to realize their vision. We want to encourage everyone to support the education ministry of the church. Yes, we are living in a difficult time, but the school, according to Mrs. Ellen G. White, is God's ordained entity to educate our young people to prepare them for the kingdom of heaven. We are so excited to see the vision of the leadership of the mission to expand the Palawan Adventist Academy to be a higher education.
And we are here to support these efforts. And I want to encourage our brothers and sisters, our students, to support Adventist education. Kasama rin sina Pastor Eliezer Barrientos, PALM Executive Secretary, Pastor Agapito Tuting, PALM School Superintendent, Pastor Ramil Ray, Communication Director, at si Dr. Merlin, Consultant at in Charge para sa documentation ng College Handbook. Kaugnay nito, naging tagapagsalita sina Pastor Sumindap at Pastor Mergal sa student convocation sa PAA Multipurpose Hall at nagbigay ng encouragement sa mga guro at mga estudyante. Ang kasiyahan ay nalubos nang sabihin ni Dr. Mergal ang kanilang suporta sa pagsasakatuparan ng matagal ng pangarap ng maraming mga kapatid at alumni ng ating academy na maging ganap na kolehiyo 2 taon mula ngayon. Tunay na ang Diyos ay may sariling paraan at panahon para sa pagsasakatuparan ng kanyang gawain. Ang pagdalaw ng ating mga leaders mula sa Panguluhan ay aking inihahalin tulad sa pagdalaw ng mga bisita sa Patriarkang si Abraham noong una. Dala ay mabuting balita para sa kanyang tagumpay sa hinaharap. Mula rito sa Palawan Adventist Academy, ako po si Novelette Escarcha, hatid ang balitang may pag-asa para sa Hope Today NPUC News. Magkakasamang naglingkod at nangaral ang mga anak ng manggagawa at pastor o preacher's kids sa Southern Luzon Mission sa kanilang pagsasagawa ng Voice of Youth sa Kalintaan Matnog, South Sorsogon District. Sa temang I Will Go, Witnessing for Jesus, ang kanilang 10 araw na VOY ay umakay sa mga tao na magpasyang magpabautismo. Ang balitang hatid ni Hannah De La Roca. I Will Go, Witnessing for Jesus, ang naging tema ng katatapos lang ng Voice of Youth ng mga Preacher's Kids na isinagawa sa Kalintaan Matnog, South Sorsogon District, na dinaluhan ng mahigit 60 mga residente sa lugar na iyon. Nagumpisa ang programa gabi ng Huwebes kung saan ito ay pinangunahan ni Mel Dave Kisalan, Calvin Houston Castor at Alexis Denver Wayne Burse na siyang mga tagapagsalita sa Voice of Youth na naganap. Isinagawa din ang Vacation Bible School Experience sa pangunguna ni Daniela Alisa Mapusaw kasama si Casey Jane Molenyo na hinati sa 2 lugar. Sa umaga, sila ay may mahigit 40 mga bata na tinuturuan sa kapilihan at sa hapon ay 30 mga bata sa talaksan. Kasabay ng Vacation Bible School Experience Graduation, ang pamimigay ng Samaritan Purse sa mga batang nagsidalo, puno ng saya at pagsasalamat ng mga bata sa kanilang pag-ibig. Ang naturang Voice of Youth ay tumagal ng 10 araw at malaki ang pagpapasalamat ng mga preacher's kids sa pagpapala ng Panginoon na siyang nagbukas ng mga puso ng 7 kaluluwang nagpasya na tanggapin ang ating Panginoon bilang kanilang tagapagligtas sa pamamagitan ng bautismo. Masaya na ako dahil natanggap ko na din ang ano ng Panginoon. Tapos, binabaybulan. Kaya, naisip ko na din na makapasok ako sa Seventh-day Adventist. Tapos, yun, napakasaya ko na. Kahapon, masaya-masaya na ako dahil nakasama ko na din sa'yo. Linggo ng umaga, ginanap ang victory party ng VOY team sa isang isla malapit sa kanilang bulwagan. Puno ng experience na hindi matatawaran ng kahit anong bakasyon ang natamo ng VOY team sa kanilang pagpapasakop sa gawain. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anak na handang gamitin ang kanilang mga talento sa nalalapit ng pagtatapos ng gawain ng Panginoon. Layuning maghatiin ng balita may dalang pag-asa mula rito sa Southern Luzon Mission. Hannah De La Roca, ang inyong lingkod nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Sumailalim sa Adventist Media Training ang nasa 70 delegado, teams and volunteers sa Southern Luzon Mission. Ang nasabing pagsasanay ay pinangunahan ng North Philippine Conference Communication Department, Hope Channel Philippines at Adventist World Radio Manila, sa layuning mapalakas at mapalawak pa ang nagpapatuloy na media ministry sa SLM. Nagbabalik si Hannah De La Roca para sa report.
puno ng pagpapala ang may bilang na 70 kataong dumalo sa nasabing training sa pamamagitan ng mga salitang binihagi ni Brother Brent Estrito patungkol sa news writing at conversion story. Mas lalo pang pinagpala ang lahat sa araw ng Sabado sa mga lekturang binigay ni NPU's Communication Director, Pastor Joel Sarmiento, patungkol sa Media Ministry Election. Ma'am Viona Faliaria, patungkol sa Writing for MISPA. AWR Associate Director, Pastor Nerio Carranza, patungkol sa Broadcasting Guidelines at Hope Channel Philippines. General Manager Sir Ernesto Cesar Ant, patungkol sa Hope Channel Update. Isa sa mga dumalo dito sa Adventist Media Training na may temang Building Bridges of Hope dito sa Southern Luzon Mission Compound ay si Brother Jonathan Hitos. Ako po ay nagpapasalamat sapagkat napasama po ako dito sa napakagandang seminar at bilang isang radio broadcaster po, marami po akong natutunan dito at nagpapasalamat pa rin po ako kasi kahit medyo nagkakaedad na tayo, ay kasama pa rin tayo sa mga kabataan na ngayon ay very active po sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa pamamagitan po ng media. Layunin ng pagtitipong ito na mas mapahusay na magampanan ng mga delegado ang kanilang paggamit ng media platform sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Dito din natin makikita na hindi lamang kabataan ang kayang gumamit ng media sa gawain kundi pati na din ang mga matatanda. Nakita namin yung kanilang kasigasigan na matuto at maging kabahagi ng pangangaral na ito sa pamamagitan ng radyo, ng Facebook, ng mga kaparaanan na pwede nilang magawa para sila po ay maging kabahagi ng nagtatapos na gawain ng ating Panginoong Diyos dito sa Southern Luzon Mission. Ang seminar na Building Bridges of Hope ay isa sa mga pamamaraan upang ang bawat kaanib na nakikisangkot sa mga media ministry ay magkaroon ng mas maraming kaalaman, magkaroon ng maraming mga bagay na makakatulong sa kanila upang lalong lumago ang paglilingkod. Sa hapon naman ay nagkaroon ng pagtuturo tungkol sa tamang paggamit ng identity ng Seventh-day Adventist at building strong relationship with viewers and listeners sa lektura ni Pastor Kyle Gandalera. Nagkaroon din ng question and answer na may mga pa-premium t-shirt ng Heroes 2. We're so happy po sa response ng ating mga co-workers, mga members dito sa Southern Luzon Mission, dito sa ating Adventist Media Training. Talagang kita namin, they are embracing what we are sharing with them. Yung maraming gawain po natin sa media, sa radyo, sa TV at sa internet at talagang masigasig at taus-puso nilang tinatanggap at willing silang tumugon sa panawagang I will go ng ating Panginoon. Gamitin natin at paunlarin pa ang mga talentong ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Nagtipon ang Seventh-day Adventist Churches na kabahagi ng Eastern Laguna District sa ginanap na Communication Sabbath Fellowship sa Mabitak Elementary School noong Sabado, September 10. Doon ay binigyang pansin ang mahalagang bahagi ng komunikasyon sa pangangaral at paglilingkod ng Seventh-day Adventist Church sa komunidad. Ang iba pang detalye nasa balita ni Leia Antoinette Balgua. Sa nagbabagong panahon ng teknolohiya ay naging katuwang ng Iglesia ang Communication Department upang mas mapaigting ang pagpapahayag ng Ebanghelyo sa ating komunidad. Kaya't ngayong Sabado, ika-10 ng Setyembre, ay nagtipon ng distrito ng Eastern Laguna sa fellowship na may temang I Will Go, Building Bridges of Hope sa lugar ng Mabitak Elementary School. Tagapagsalita sa nasabing pagtitipon si Pastor Michael Dalida na Director ng Communication Department ng South Central Luzon Conference. Kanyang binigyang diin ang pagpapahalaga sa koneksyon sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Kung atin itong uunahin ay tiyak na tapos na ang ating mga panukala sa buong maghapon. Isang masayang pagkakataon ang fellowship upang magkita-kita ang mga iglesia mula sa buong distrito na nasasakupan ng Eastern Laguna. Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa. Ako si Leia Antoinette Balgua, nag-uulat
para sa Hope Today NPUC News. Patuloy na nagtatagumpay ang gawain ng care group sa pakikibahagi ng Lutukan Seventh-day Adventist Church. Matapos umakay ng 4 na tao sa pagbabautismo ay nagpapatuloy ang kanilang pagkakaibigan samantalang nag-aaral ng Biblia sa Barangay Gisgis sa Riyaya, Quezon. Nagbabalita si Jana Romo. Patuloy na isinasagawa ng IEL Care Group ang Bible Study tuwing Miyerkules ng hapon sa pangunguna ni na Tony Obon, Reggie De Leon, mga kapatiran, kasama ang naimbitahang grupo ni Pastor Jomel Arsenal at ang kanyang may bahay. Ito ay ginanap sa Palm Bay Beach Resort sa Barangay Gisgis sa Riyaya, Quezon. Layunin ng IEL Care Group na pagtibayin ang pananampalataya ng 4 na bagong binyagan noong August 27, 2022 na isinagawa sa Baptistry Lutukan sa Riyaya, Quezon sa pangunguna ni Pastor Joe Galabit, kabilang sa 13 kataong tumanggap ng bautismo si Clara Galasaw. Ipinakilala ni Brother Tony ang grupo ni Pastor Jomel Arsenal sa mga dumalo at nagbigay ng awiting makalangit upang lalong mabigyan ng inspirasyon ang mga bagong binyagan. Nagbigay din siya ng payo, pugay at isang makabuluhang mensahe bago ang pangaral ni Brother Reggie De Leon. Purihin ang Panginoon sa isang pagkakataon na tayo ay maimbitahan ng mag-asawang kapatid na Tony at kapatid na Lulith na elder sa Lutukan, isang mag-asawang viewer natin ng ating Gospel and Music Ministry, at tayo natutuwa na tayo maimbitahan nila. Nagkaroon din ng question and answer portion na may katumbas na espesyal na regalo para sa tamang kasagutan. Aliw na aliw naman ang mga dumalo sa mga kwentong kuwelang tawaran at spiritual. Habang sa kabilang kubo naman ay patuloy ang pagkwento ni Cathy Romo ng Bible character sa mga bata. Sa kanila pong pakike-involve sa atin pong IEL at ginagawa nila ang kanilang care group dito sa tabing dagat. No, napakasaya dahil ito po ay naging effective at yung kanilang care group ay sama-sama na nakikisangkot sa gawaing ito. Masayang lumisan ng IEL Care Group at nag-iwan ng masasayang spiritual na pagkain lalo na sa pananampalataya sa Panginoong Jesus. Sa ngalan ng Local Church Communication, layunin makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Jana Romo, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Nagtipon ang Cavite Mission Leaders, Workers and Members sa I Will Go With My Church Sabbath Worship and Fellowship na itinaos sa Adventist University of the Philippines Silang Cavite noong Sabado, September 10. Doon ay sama-sama silang nagbigay ng inspirasyon at kagustuhang patuloy na makibahagi sa Total Member Involvement Initiative at Integrated Evangelism Lifestyle. Alamin ang mga detalye tungkol dyan sa balitang hatid ni Samuel Puentes. Matagumpay na naidaos ang I Will Go With My Church Orientation, Sabbath Worship and Fellowship para sa buong Cavite Mission. Ang mga leaders mula sa Mission at North Philippine Union Conference ay binahagi ang kahalagahan ng masiglang programa para sa care group at Sabbath School sa ikasusulong ng gawain ng Panginoon. Pag naging serious po tayo sa pagdadala ng kaluluwa sa Panginoon, napapabanal tayo. Dadalungan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi lamang pagbabahagi, mga kapatid, kung hindi gagawin alagad. Sana po, mga kapatid, magawa natin ang binatawag na pagbibili ng Diyos. May disciples. Ganun din, mga kapatid, yung evangelism, in season or out of season, ay ano, pag naging lifestyle na natin, madali na lang gawin. Kung gaano natin pahalagahan yung araw ng Sabat, mas lalo pa nating pangalagahan yung gulawa ng araw ng Sabat. Binabaliwala natin yung araw ng Sabat kung yung pagkilala natin sa Diyos na may-ari at gulawa ng Sabat ay hindi natin masyadong kilala. Ang layunin po nitong I Will Go With My Church Orientation ay para ipaunawa at paalala at patuloy na himukin ang ating mga kapatid sa atin pong mga iglesia sa buong Cavite.
na tayo po ay makisangkot. Lahat po tayo ay sumama, na tayo po ay humayo para po ating ibalita sa mundo ang tungkol po sa pag-ibig, pagmamahal, at pagliligtas ng ating Panginoon. At sa kanyang pagbabalik, lahat po tayo, kasama ng ating mga pinagpagalan, ng bawat mga kapatid sa iglesia, ay kasama pong sasalubong sa Panginoon. Kung matibay ang relasyon natin sa may-ari ng Sabat, matibay din at maaga tayo sa araw ng Sabat. Amen! Layunin ng maghatid ng balitang may pag-asa mula rito sa Adventist University of the Philippines, ako si Samuel Fuentes para sa Hope Today, NPUC News. Ginanap sa pangunguna ng Central Luzon Conference Area 10 ang Spiritual Emphasis Week sa Signal Rooftop Seventh-day Adventist Church. Sa tema nitong Tranquility, ang limang gabing pagpupulong ay nagdulot ng kapanatagan at kapayapaan sa mga kabataang tagapakinig. Si Don Gonzales para sa report. Area 10 ng Central Luzon Conference nagsagawa ng Spiritual Emphasis Week na may temang Tranquility, a time to pause and reflect dito sa Signal Rooftop Seventh-day Adventist Church. Sa abalang panahon ng kinabibilangan natin ngayon, tila na isa sa walang bahala ang kahalagahan ng pahinga at pagninilay-nilay. Handog ng Area 10 ng Central Luzon Conference ang limang gabing serye na naglalayong maghatid na magandang pabalita mula sa Panginoon na makapagbibigay sa atin ng kapanatagan. Ang mensahe para sa Spiritual Emphasis Week ay binahagi ni Pastor Joel Abunales Jr., ang Youth Coordinator ng Area 10. Ang mga salita na kanyang binahagi ay nagpatungkol sa paghihirap, pag-aasawa, sexual addiction, ating mga pagpili at mga posibleng kahinatnan nito. Ang Spiritual Emphasis Week ng kabataan ng Area 10 ay naglalayo na mabalanse ng mga kabataan ang paghahanap nila ng mga meaning and purpose sa buhay nila, lalo na ngayon na maraming mga laganap na iba't ibang mga paniniwala at maraming mga kinakaharap ng mga challenges ang ating mga kabataan. Kaya ang importansya ng pagkakaroon natin ng Spiritual Emphasis Week ay upang maipahayag sa kanila na hindi sila nag-iisa, upang maipahayag sa kanila na mayroong pag-asa sa tuwing lalapit sila sa Panginoon. Bukod pa sa ipinagkaloob na mensahe ng Diyos, ay naghandog din ng makalangit na awitin ang mga kabataan mula sa distrito ng North Taguig. Ang nasabing programa ay dinaluhan ng mga kabataan ng Area 10 at nasaksihan rin ng iba pang mga kapatiran sa pamamagitan ng Facebook Live at Zoom. Mula sa 5 hanggang 9 ng Setyembre sa ganap na alas 7 ng gabi. Ang culmination activity ng programa ay ginanap noong nakaraang Sabado, 10 ng Setyembre sa Signal Rooftop Seventh-day Adventist Church. Nagkaroon ng matagumpay na programa sa kabutihan ng ating Panginoon at sa pangunguna ng presidente ng Area 10 Youth Federation na si Sister Cherry Silapan at sa suporta ng mga opisyales nito. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Don Gonzales, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Panoorin ang Voice of Health, programang pangkalusugan hatid ng Adventist Medical Center Manila, NPUC Health Ministries at Adventist World Radio. Abangan tuwing alas 11 ng umaga, Lunes, Miyerkules at Biyernes, Voice of Health dito sa Hope Channel North Philippines. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DCXL, DCRJ at DCRH. Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama
sa ating mga news episode, ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCnews sa inyong mga social media posts. Subaybayan tuwing Sabado ng umaga ang Masayang Paglilingkod, ang programang nag-aanyaya sa lahat para sa samasamang paglago sa pananampalataya at sa pamamagitan ng pakikibahagi sa paglilingkod sa kapwa at sa Diyos. Mapapanood tuwing Sabado, 9:30 ng umaga dito sa Hope Channel North Philippines. Magsama-sama tayo sa Masayang Paglilingkod. Panoorin at mamangha sa mga turo at mensahe ni Jesus tungkol sa kaniyang sarili at sa kaniyang iglesia. Abangan ang Radical Teachings of Jesus. Magsisimula na sa Linggo, September 18, 7:30 ng gabi dito sa Hope Channel North Philippines, GSAT Channel 37 at Digital Receiver Channel 45. Manood at makibahagi sa talakayan kasama ng inyong pamilya at mga kaibigan. The Radical Teachings of Jesus. Mula dito sa North Philippine Union Conference, ako po si Pastor Joel Sarmiento at ito ang Hope Today, NPUC News.